Oksitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkalumong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem. Sagot niya, walang ano-ano. Lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain.
Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat at silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kayo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nang gilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingit ito sa kanila. Nangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, patapos na ang September. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tignan mo ang katabi mo, tanungin mo, kaibigan, handa ka na ba? Yan. Nang nakalakalang ang ilang araw, no, ako'y nagninilay sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, pagpihit ko sa telebisyon ay aking napanood ang isang pelikulang pinamagatang Bukas Luluhod ang Mga Tala. Ah, talaga naman ano? At nung nakaraang araw, ang napanood ko namang Between Walang Ningning. Ah. At kagabi, ang napanood ko naman, Babangon Ako at Dudurugin Kita. No? Tayong mga Pilipino, ang dami nating mga matatalinghagang mga salita. No? Sa unang pandinig, sasabihin, ano ba naman tong titulong ito? Ano ba na pinagsasasabing ito? Parang napakahirap unawaan. Napakanahirap unawain, no? Para baga noon, ito, may mga senior tayo din, di ba? Noon, nung kayo nagliligaw, ano sinasabi niyo? Susungkiti ko ang bituin. Huh? Ibibigay ko ang buwan. Paano kaya mangyari yun? Sasakay ka ba ng spaceship papunta doon, di ba? Matatalinghagang salita. Subalit sa matatalinghagang salita, makikita at malalaman natin ang malalim na karunungan at kaalaman.
Halimbawa, ang salitang bituing walang ningning, anong ibig sabihin nun? Walang silbi ang isang bituin kung wala itong ilaw. Pag sinabing bukas luluhod ang mga tala, hindi all the time nasa baba ka. Dadating ang panahon, ikaw naman ang nasa itaas. Sa ating mabuting balita ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, ipagkakanulo ang anak ng tao. Para baga sa pangapananalitang ito ng Panginoong Hesus, na kinikinikinita natin na siya ay magpapakasakit. Kinikinita na natin na siya ay maghihirap. Nakikita na natin na malapit na ang kanyang kamatayan. Sapagkat pagkatapos nitong tagpong ito, natapos na ang kanyang ministeryo sa Galilea at siya ay pupunta na sa Jerusalem. At batay sa mga mananaliksik, no? Ng banal na kasulatan, kapag ang Panginoong Hesus ay pupunta na siya sa Jerusalem, magsisimula na ang kanyang pagpapakasakit. Papunta na siya, no? No, sa pinakadakilang misyon sa kanya ng Diyos Ama. Ano yun? Ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Amen? Narinig natin sa aklat ni Propeta Zacarias, no? Na dito, no? Narinig natin na isang napakagandang pangaral ng Panginoon sa bayang Israel. Binibigyan sila ng magandang pag-asa. Bakit? Sapagkat ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na yung mga nawala, yung mga napalayas na mga anak ng Jerusalem, ng Israel ay babalik na sa kanyang sariling bayan. Sapagkat ang Israel po ay nasakop, no? Nasakop sila ng mga Babylonian. Subalit nang umupo ang mga Persians, no, sa panahon ni Haring Dario, pinababalik lahat, no, ang mga tao sa kanilang bayan. At ang propeta Zacarias ay nagbibigay ng napakagandang larawan. Hindi na kayo gagawa ng bakod. Ang Diyos mismo ang inyong magiging bakod. Ang mga tao ay mananahan dito. Bakit? Sapagkat narito ang Diyos sa piling nila. Ang unang pagbasa ay isang hula ng ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat ipinakikita ng unang pagbasa, darating ang panahon, lahat ng mga tao ay pupunta sa Jerusalem. Lahat ng tao ay titingin sa Jerusalem. Doon mananahan. Bakit? Mararamdaman nila ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. At ito'y ating napalalim sa ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Sabihin na natin na magiging madugo ang kanyang kalalabasang pagliligtas, subalit sa pamamagitan ng kanyang pagpapakahirap, kamatayan at muling pagkabuhay, lahat ng naniniwala sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. At paano natin malalaman ang buhay na walang hanggan? Ngayon ay kapistahan ni San Jeronimo, isang pantas ng simbahan. At sinabi niya ay ganito, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Sabay-sabay nga tayo. Ignorance of scripture is ignorance of Christ. Sabi mo sa katabi mo, ignorance of scriptures is ignorant of Christ. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan niyo po yung katabi mo. Huwag ako tingnan niyo. Kita ko kayo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tanungin niyo yung katabi niyo. Sige po, tanungin niyo. Sabi niyo, brother. Huy, tanungin niyo yung katabi niyo. Brother, sister, nagbabasa ka ba ng Bible? Ayan tayo. Hindi. Ano? Tandaan ho natin.
makikilala natin si Kristo sa pamamagitan ng banal na Biblia. At nagkakaroon ito, no, ng sabihin natin katauhan, nagkakaroon ng laman sa pamamagitan ng banal na Misa. Kaya tamo ang unang parte ng Misa, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit? Ito ang kanyang pagliligtas. Kwento ito ng kanyang pagliligtas. Pagdating sa pagmimisa, lalo na sa mga sa Eucharistia, kung saan ang tinapay at alak ay naging katawan at dugo ni Kristo, hindi lang natin nasasaksihan, kundi ipinamamalas at ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya nga po mga minamahal kong mga mananampalataya at deboto, no? Tayo ay pinapaalalahanan na ano? Na tayo ay hindi lang dapat nakatuon sa ating mga nobinaryo. Basa-basa naman ang Bible, no? Tayo magbasa ng Biblia sapagkat sa Biblia diyan nasusulat ang salita ng Diyos. Diyan nasusulat ang kaligtasan at magandang plano ng Diyos sa bayan ko at sa bayan nating lahat. Amen? At higit pa doon, tayo tinuturuan ni San Jeronimo, masasaliksik ko at masasaliksik natin si Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen? Kaya hari nawa sa pagkaputulin ng ating banal na misa, ngayong umaga ito, nawa ang pagliligtas ni Kristo ay matamasa natin. Na tayong mga nagdidiboto sa mahal na pong Jesus Nazareno'y mabigyan ng magandang aral na ang kamatayan niya ay nagbigay ng kaligtasan sa lahat. At nawa, kilalanin natin si Kristo hindi lamang sa pamamagitan ng mga devotional items natin, kundi mas makilala natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo ang lahat. Panalangin ng bayan, minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang lingkod na nagdurusa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Ama, maunawaan namin ang iyong pamamaraan. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pangarap na masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa at sa lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, maunawaan namin ang iyong pamamaraan. Atin nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, maunawaan namin ang iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang ng tanggapin ng anumang pagdurusa sa darating na aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ay pagkalumong sa pagsasalob namin sa iyong salita, alinsulot sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ang ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay ipinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanga ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanang mundito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak ng katwan ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesu Kristo, siya'y ating lakas.
inuming inihahain. Dugo ni Kristong butihin, hinati ating pagkain, katawang alay sa wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na makikinabang namin sa bugon ni Take San Jeronimo ay mabungsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamta ng buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang lumalang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanuman nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang maimahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,